Hi guys! Welcome back again to my channel. And for today's video ay pag-uusapan po natin ang isang loan apps. Opo, utangan. Wow! Pero ang loan apps na po ito ay medyo kakaiba siya sa mga karaniwang loan application na nakikita natin sa internet. Ito po ay si Revi Credit. So, paano i-activate si Revi Credit at ano ang pinagkaiba niya sa mga ibang loans app? So, just stick around. And now, I'm so excited to say this kasi wala naman akong credit card. That's why I'm so happy na merong such thing like Revi Credit. I was so surprised mga loves kasi na-qualified ako sa Revi Credit. Because Revi Credit is provided by CIMB Bank. Kaya nagulat na lang ako that one day, they notify me through SMS. And sabi nga nila that I was a pre-selected. Wow, pre-selected. Kasi nabi kasi yung pre-selected, ang pumapasok agad sa isip ko is instant approved. So yun nga, quick box September 3, I think, naka-receive ako ng message kay CIMB na sabi nga, pre-selected nga daw ako, kaya mag-apply daw ako, ganyan-ganyan, until September 30. So, medyo demanding yung ano niya kasi may deadline ba siya. So, trinay ko lang na hindi ko pa maintindihan kung ano yung tawag dito, kung ano ba yung Revi Credit. So, binasa ko lang siya sa apps. Sa Play Store, tinignan ko kung ano ba yun, para saan ba yun, at sinasabi doon na meron daw, pwede daw akong magkaroon, pwede ko daw maabot si credit limit, mag-start ako sa credit limit na 30,000. Yung mga time na medyo short tayo sa budget, kasi alam nyo na nagagamot tayo, kailangan talaga ng konting pera ba, pero wala naman akong mautang kasi ayoko na rin masyadong mangutang kasi nakakahiya. Tapos mas stressful pag may mga utang sa nakakilala natin. Talagang nakakahiya pagka may utang ka sa kakilala mo. Minsan nakakahiya makipag-usap or pagkakita mo siya. Wala ka pang pambayad. Tapos yung time na yun, medyo talagang stress ako kasi syempre may mga anak din ako na iniintindi. Tapos, nagagamot na ako. Noong time na yun, hindi ko talaga alam kung paano ko pagkakasyahin yung budget pa namin. Noong hinikita ng tindahan, yung sweldo ng asawa ko. Because yung gamot ko is masyado siyang pricey. Which is, kinakain niya na lahat ng kumbaga yung para sa budget namin na pupunta na sa gamot. That's why, yun yung mga panahon na parang divine provident. Yung parang way ni God para masolve yung problema ko, yung pangangailangan ko that time. Kaya talagang super thankful ako na pre-selected ako sa Revi Credit. Alam nyo yun yung pakiramdam na pag may problema ka, yun talagang hindi mo na alam kung gagawin mo. Ilalapit mo na lang kay God kasi hindi mo talaga alam kung saan ka kukuha. Then one day, yun nga, biglang nakareceive ako ng text for some reason. Hindi ko alam kung saan ang galing yung text na yun at kung paano rin ako na-qualified kay Revi Credit. Revi Credit by CIMB Bank is all-in-one, ready, flexible credit product na one-time activation lang and it will always available for a lifetime daw. Kaya one product for all you need. Kasi you can use your credit limit for paying your bills or convert your credit limit into cash or it can turn to a term loans. So, utang now, pay later in installment. So, utang now, pay later. Payable siya in installment. Si Revi Credit is meron din po siyang virtual card na magagamit mo na parang credit card but without credit card. Paano mo sabi? Kasi nga it's all digibank. With zero interest and grace period.
Ang billing date po niya is fixed date after a month that you were approved. Due date is 15 days after the billing date. So for example, September 3 ako na approved. So kung nagamit ko na si, kung may nagamit na ako sa credit limit ko, for example, nakagamit ako ng 10,000. So yung billing ko is October 3, 2022 na ang magiging due date ko is plus 15 days after po nung billing date. So October 18, yung magiging due date ko. So ito pong si Revi Credit is a revolving credit limit. Kumbaga, pagkabayad mo, kahit pagkabayad mo pa lang ngayon, gamitin mo ulit siya. So may sinusunod siyang cycle like G-Credit. So ito siguro din po ang isang benefits na pag lagi mong ginagamit yung GCash mo, siguro kaya rin ako na-approve dito dahil lagi kong ginagamit si GCash ko. So yung G-Score ko, siguro dahil tie-up sila, dahil siya din ang si CIMB Bank ang nagpro-provide for G-Credit. So, sa next video, itatopic natin si G-Credit kasi super ganda rin na meron kang ganun. So, hindi ko naman sinasabing maganda na may mangutang. Ang sa akin is, okay din na yung meron kang mapagkukuhanan pag oras ng kailangan. That's why na okay din na meron kang mga ganyan. So, sa next video, yung po ay topic natin. So, for now, ituturo ko sa inyo kung paano i-activate si Revi Credit. So, guys, don't forget to subscribe to my channel. And pahit na rin ang notification bell para lagi kang updated sa mga i-upload kong videos. Now, here's the thing. Kung meron kang CIMB account, you need to log in with your CIMB login info. So, kung ano yung ginagamit mo doon para mag-log in sa CIMB, ayun din ang lalagay mo dito kasi they are using the same system. It to my own domain. Yeah, I got what it takes. Made lots of mistakes. Taking shots, skipping breaks. Feeling lost, feeling great. So guys, napaka-importante pong lagi natin basahin ang terms and condition. Huwag po tayong basta click ng click. Basahin po natin mabuti para maintindihan po natin. So yan nga, sabi, hi Eleanor, let's get started to enjoy access, etc. Ganun ganyan. So, ayan po, nakalagay enter your desired Revi Credit limit. So, ako 30,000 lang din po talaga yung pinili ko kasi yun lang yung text na nakalagay sa akin. Mahirap din mo mag-assume ng super laki kasi baka hindi tayo ma-approve. So, ang pinili ko dito is humid ID. Verification in progress pa siya. So, i-type lang po natin yung ating mga personal info. So for safety purpose, kailangan puntakpan yung mga details ko dahil alam nyo na marami ngayon iwas gamit lang sa mga fraud. So dito kay CIMB, sa totoo lang mas matagal pa yung pag-fill up nyo ng form kaysa sa paglabas ng result ng application nyo kung approve or decline ba. So dito, hiningan lang nila ako ng mga view info about sa source of income ko. So nilagay ko lang dito is yung business ko, yung germ pizza. Tapos kung magkano yung income mo monthly. I
in my veins. I've been driving this train, years in this lane. There's no stopping this flame, cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearranged it to my own domain. Yeah, I got what it takes, made lots of mistakes, taking shots, skipping breaks, feeling lost, feeling great, popping off, singing straight, never stopped, never changed. All the squad here to play, and I've got something to say. Yeah, I work hard each and every day. I get lost in the words I say. I don't push pause, no, I push play. I won't stop till I make a change. I withdraw on the things I make. I turn flaws into flawless traits. I build tall, never capped in space. I won't stop till I hear him say, oh, oh, la, 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 la. So after ko sagutan lahat, nakalagay, your document is being reviewed. Yung iba daw kasi inaabot ng 2 banking days, so ganun. So hindi ko alam, ngayon na nakalagay 2 banking days, pero sa akin, wala pang 3 minutes at ayan na po. Congratulations, Eleanor, with ganyan, ganun, ganyan. So yun lang po, ganun po kabilis ako ma-approve dito kay Revi Credit. Kaya super thankful ako kasi isa ako sa fresh selected nila para ma-access ang Revi Credit. So ayan, meron na nga po akong 30,000 credit limit na pwede kong gamitin. Yung 70% niya is pwede kong i-convert sa cash. Then the other 30% is you can use for paying your bills. Or pwede mo rin siyang gamitin pambili kay Lazada using virtual card. Yun po yung parang credit card na sinasabi ko kanina.